Huwag na ako, ito na. Sir, anong... Window 3. Window 3? So, window 3 daw na, ano? Window 3... Bigay natin. Yan. Yan, bigay ko yan. Sir, good afternoon po. Tawagin na lang po sa window 11. Window... Po? Window ano po? 11. Okay guys, welcome again to another vlog video, Buhawi Jack Rider. Okay, I hope everybody is okay after couple of months na na-experience natin itong pandemic. Sana po lahat kayo ay okay. Okay, well anyway, usapang LTO registration tayo. Kasi yung dalawang motor ko, well actually yung isa lang is malapit nang mapaso yung rehistro. At yung isa, paso na talaga yung rehistro. Okay? So, samahan nyo ako at tingnan natin kung ano yung mga proseso at ano yung mga dokumentong kailangan nating i-ready at ano ba yung mga dahilan, ano yung kung saan tumatagal talaga during the whole process of LTO registration, okay? So, samahan nyo ako at tingnan natin yung mga sagot dyan sa tanong natin, okay? Okay, guys. Nandito tayo ngayon sa smoke emission testing ng mga sasakyan. So, isa to sa pangunahing requirement ng LTO para marehistro mo yung sasakyan mo. So, ang kalakalan ngayon dito is makikita nyo, hinihingi muna nung attendant yung mga OR namin, yung mga rehistro. At isa-isa kaming tatawagin pagka nakuha na yung rehistro. So, kailangan dumating ka sa schedule nila. Kasi kung hindi, ipo-forfeit nila yung schedule mo ng smoke emission testing. Ganon kahigpit ngayon kasi nga due to the pandemic. So, kailangan sumunod ka dun sa schedule mo. Okay? So, ako 6 o'clock ang schedule ko. 6 o'clock pa lang nandito na ako. Ano yan eh, by scheduling na, pagkatapos ng quarantine, by scheduling na yung smoke emission. Hindi nakatulad sa atin na basta-basta ka na lang makakapunta tapos papasmoke emission ka. Ngayon, kailangan mo magpa-schedule. So ako, nagpa-schedule ako last week pa. So ganun siya katagal. Ganun kadami nagpa-schedule. So ngayon, para mabilis, kinuha na nila yung OCR. Tapos, tatawagin na lang pagka smoke emission is okay guys, so ito yung pinaka-importante dun sa part ng smoke emission testing. Ito yung ipicturan yung smoke attendant kasama dun sa plaka ng sasakyan mo na nagse-certify na tines niya at pumasa yung sasakyan mo sa smoke emission testing. Kasi isa to sa pinaka-importanting requirement na hihingi ng LTO is yung smoke emission testing with the picture of the smoke emission testing attendant. So, ayan, tapos na. So, ayan, pinatatanggal na sa akin yung motor ko. So, tapos na yung smoke, actual smoke emission. Iintayin ko na lang yung mismong papel na nagse-certify na pumasa yung mga motor ko. Guys, ayan, dumating ako dito 5:30 a.m. at nakuha ko na smoke emission pa lang ito ha. Anong oras na? Magna 9 o'clock na. 9 o'clock kami natapos sa dalawang motor. Isa para sa PCX, tapos isa sa Niro. Tapos meron ang motor, hindi pa pa smoke emission. So, ayun, kung gusto nyo magpa rehistro kasama sa requirement nila yung smoke emission. Ang problema kasi ngayon, hindi ka basta-basta makakapunta sa smoke emission, kailangan by schedule. At pagka nagpa-schedule ka, kailangan mahaba ang pasensya mo kasi talagang aabuti ng good luck. Okay? So, ito tayo LTO. Yun naman, babayad na lang tayo. Okay? Okay guys, so tapos na yung smoke emission. Nainabot ako ng 3 oras. Ngayon, pina-stencil ko na. Stencil, mabilis lang.
wala pa yatang 2 minutes tapos na yung stencil kasi sila na yung maging stencil. Ngayon, ang next step is yung application form mo, papasok na natin dun sa mismong opisina ng LTO. Then, dadaan na sa kanila. Mabilis lang naman daw. Talagang tumatagal lang dun sa smoke emission. So, tingnan natin. Okay, so, nakot na. Sir, anong... Window 3. So, window 3 daw tayo. Window 3. Bigyan natin. Yan. Yan, bigyan ko yan. Sir, good afternoon po. Tawagin na lang po sa window 11. Window? Po. Window ano po? 11. 11. Okay, window 11. So, nasa window 11 tayo mag-aabang. Sa cashier. So, in-expect ko mabilis lang. Binigay ko siya sa window 3. Yung window 3, yun yung nag-check kung may mga violation ba, kaso ba yung motor mo, kung kompleto yung requirements mo. So, sinasala niya. So, pagka okay na sa kanya, pupunta na sa cashier para bayaran. Tapos, and last note is window 12, releasing na nung sticker and ORCR. OR lang pala. Okay. Okay guys, so nandito na tayo sa window 11, so may cashier. Mabilis lang, wala pa siguro 10 minutes. Tinawag na ako from window 3. Diretso na kaagad ko sa cashier. Hindi ko lang alam kung magkano pa kaya. Makikita ka lang natin. Okay? So, ayan. Kita nyo naman, di ba? Pinapractice naman nila yung social distancing. Mortally plus 1, window 6. So, tayo sa... Ito pa. Malalaman na natin kung magkano yung babayaran. Magkano po, ma'am? 546. Okay, walang pera. 546 yung binayaran natin. Wala naman siyang penalty kasi on time naman yung isang motor ko. Yung isang motor ko, yun ang tingin natin kung magkano yung babayaran mo to. Okay, so ito na po siya. Ay. Wait, okay na po ito, ma'am. Halik ko na sa dati ko, sa pinagpagawan mo. Sa una. Sa una. Window 3. Sir, iwanan. Sa una po, dali mo po sa... Balik po sa una. Kumaintindihan, pero... So, sabi, balik daw dun sa una. Window 3. Balik daw sa window 3. So, balik tayo sa window 3. Kahit na natin ito. Sir, mabalik daw po ito. Dan, punta na po kayo sa table po para yun po. Patapos na tayo. Punta na po kayo sa table tapos papipirmahan lang po. Dito po, sir. Yes. May sticker na doon, sir. Doon na po, may sticker ba to? Wala pa po tayong sticker ng motor. Hello, see you in the 12. I'm going to the bed. Sir, thank you. Yes, anong name niyo, sir? Huh? Anong name niyo, sir? E.J. Morales. Shout out to Sir E.J. Mabilis, nandun ka agad sa cashier. Thank you po. Sir, thank you. So, punta tayo dito. Sir, dito po ba? Dito po. So, ito lang, papatay nyo natin. So, humuli na natin yung Okay na yan, sir. Okay na po. Okay na po. Sir, thank you, sir. Natagalan ba kayo? Po? Natagalan ba kayo? Hindi, bilis nga eh. Mabilis naman. Kano tayo, bilis. Okay. Yeah, thank you, ah. So, bilis. Yes, sir. Shout out tayo doon sa mga kaila, sir. At saglit na, natapos natin. Okay. So, mabalik na tayo. Balikan ko kayo. Yung isang motor ko naman, din natin kung magkano yung babayaran ko. Okay.
Okay mga guys, ito na po ang list of mandatory requirements na kailangan dala-dala nyo na bago kayo pumunta sa LTO. First is previous ORCR. Second is the smoke emission testing certifying na pumasa ka doon sa smoke test nila. And third is yung vehicle insurance. No need for comprehensive if your vehicle is a motorcycle. Okay? So, yan lang po. Yan tatlong yan. Okay guys, so nakita nyo no? Lahat ng proseso dinaanan natin sa pagpaparehistro ng ating mga muto o sasakyan. Tip ko lang no, para dun sa mga balak magparehistro ng kanilang sasakyan o yung motor nila, make sure na kumpleto na lahat yung dokumento nyo. Okay, gaya na nabanggit ko, tatagal yan dun sa smoke emission testing. So, bago kayo pumunta ng LTO, make sure na meron na kayo ng smoke emission testing. Napaka-importante nun na may picture pa nung attendant kung sino man yung nag-test nung usok ng sasakyan nyo. Okay? And then, of course, yung insurance, gaya na nasa sa listahan natin. Yun lang naman ang tip ko. Siguraduhin nyo lang na bago kayo pumunta doon sa LTO, isa kumpleto lahat yung rehistro nyo. At kumpleto lahat yung dokumento nyo, sorry. At after that, smooth flowing na yung registration ng sasakyan nyo. Okay? So, again, if you like this video, kindly please click on the like button. And of course, subscribe and share and hit on the bell button. Okay? So hanggang sa muli sa Ride the Buhawi Jack Rider. Peace, yo!